Hi, good morning. So ito na yung karugtong nung ano, so bagong linggo na naman ako the following day. Ayan. So ayan, oh, wala pa ring makeup. So maglalagay ako. Moisturizer lang talaga ako, pero yung moisturizer ko para na ring foundation. Yan nga yung sinasabi ko. So para maniwala kayo o hindi. Kasi dito sa North America, US and Canada, masyadong dry. Malamig kasi pag taglamig. Ngayon sa California, medyo malamig pa rin. Pero, lalo na sa Canada, madadry ang skin nyo. I don't know kung, pag sa Pilipinas, di pagkit-pagkit naman kayo kung sebo di macho ang gagawin nyo. Yung bio oil, medyo hindi greasy sa mukha. So, yun ang iniwan ko kay Buba. Pero maganda talaga ang bio oil. So, ayan. Madami akong biniling bio oil kasi yung anak ko, talaga sabi niya, mabilhan mo ako ng drum-drum na bio oil. Dahil si Aleha, marami siyang peklat from Tagihawat na nagpeklat. So, sabi ko, anak, sayang naman yung mukha mo, di tanggalin mo. Sige, ito lang yung kanyang kasundo, sebo di macho. So, nakita ko, nagchachap, dahil nga mainit na tubig parati ang nililigaw dito, nagchachap-chap-chap yung skin ko, parang dry na dry. So ito yung panlagay ko. Ginaya ko si Aleha. Kasi nga, para ma, pero mas maganda sa akin yung bio oil eh. Kasi parang yung pores ng skin ko umaano. Pero kailangan ko talaga ng moisturizer kasi nga, oh, dry na dry yung dito ko, so may ilong dito, parating nagpapalit balat sa sobrang dryness. Ayan, pati buhok. And then, sa buhok, alam mo, sa totoong buhay, mamaya na yung sa buhok, eto munang sa mukha. So, ayan, kukulapulan ko siya. And then, yung nagsunog ako ng warts na paisa-isa, meron ako inasunog ng madami. So, lalagay ko na rin sa mga peklat ko. And then, bago lotion, kasi naliligo talaga ako sa lotion. And gusto ko lahat ng lotion, basta perfume. Yung lotion ay mabango. So, lalo na yung marijuana lotion. Gusto ko yung hem. Yeah. I have one na medyo hindi ganun ka-expensive dun sa isa. This hem lotion. So, naliligo ako ng lotion kasi nga po, mula pala bata, madami na akong allergies, hindi nila alam. Kaya pala peklatin ako. Dito lang na-trace ng nag-skin testing na allergic to everything. So, after nyan, so, kahit anong moisturizer na SPF 30. So, eto. Eto ginagamit ko Aveeno kasi gusto ko siya kasi para na siyang foundation dahil may kulay. See, may kulay siya, hindi siya white. So, ilalagay ko siya dyan. Yan. Kinakamay ko lang minsan, pero mamaya gagamitan ko na tanong foam para magpantay. Kasi, ito, gagamitan ko na siya ng foam para magpantay. Meron akong hindi isang foam. I don't know, parang hindi ko feel gamitin yung ganito. Ewan ko, parang hindi siya pumupunta sa skin ko eh, lalo. Yan, so yan yung may SPF na moisturizer siya. Moisturizer siya at the same time, para na rin yun yung foundation mo. Pero moisturizer siya. My God. O, see, ayaw. Kasi mas gusto ko itong may naninipsip. Ah, nahulog. So, yan yun. Tapos na ako maglagay ng aking mga kung ano-ano sa mga mata-mata. Ay, ha? Yan. Then, after nun, eto nga primer. So, it takes a minute din pala talaga. Dun sa mga friends ko sa dito sa North America, US and Canada. Ha? Nung nasa Pilipinas ako, ang pangit-pangit ng hair ko. Kasi iba nga ang climate doon. Hindi ko mapaganda. Parang parating kulot. Basa ng pawis. Hindi matuwid. So, di nagpabili ako. Sabi ko, gusto ko magandang conditioner. Kasi nga nasisira na yung buhok ng ka-blow dry.
So binilan ako ni Buba sa mall nung keratin na ginagamit, 'di ba? Yung mga ganun. Yung mga ganito, yung mga keratin na mga ganito. Pero pag nandito kayo sa North America, mas madaming mga gandang item dito. So ako, bumibili ako sa TJ Maxx. Nakita ko yung conditioner na biotin. Nakalagay biotin. Kahit na anong brand, basta may biotin. Then, usually 3 to 4 na oil at the same time sa conditioner. Ang ganda niya. So this one, ang trinay ko, castor oil. Ang ganda rin niya. Doon sa biotin, kasi na luminipis na yung buhok ko eh. So nakapagpakapal. So mas maganda siya kaysa doon sa binibili sa Pilipinas sa totoong buhay. Huwag kang maingay. Diba chikadora tayo? So magchikahan tayo. So eto na yung primer ko. Kasi nga pag nilagay ko talaga tong primer, promise, ang ganda-ganda agad ng skin ko. So yeah, I mean, ang ibig kong sabihin ng hindi ako nagme-makeup, hindi ako naglalagay ng mga foundation. Ganyan lang ako, yung moisturizer, SPF, and yun lang, moisturizer, then ito lang ang pinaka-base ko, then powder na siya, na press powder, yun, ganyan lang, yan, tapos na. Ganyan na ako everyday, so, kung gusto ko lang mag-glow, diba, kung wala kang ganito, wala kang body shop na ganito, kasi tayo, wala, I don't know kung tinanggal na ng body shop, o pinalitan lang ng bote, yung ganito nila. Yan. So, papantay-pantayin mo na lang yan, ganyan. See? Yan lang ako. Yun ang ibig ko sabihin ng hindi ako nagme-makeup. Moisturizer lang na may SPF 30. Then, may oil nga kasi dry ang skin ko. And, yan lang. Ito lang, yun lang primer na yan. Na talagang, pag ginanyan mo yung mukha, ang ganda-ganda. Yun lang. Yun ang... At saka sabi ko nga sa inyo, kung tinapos niyo yung video ko, Android camera. Tingnan mo ang ganda ng skin ko. Sa personal naman, parang hindi ganyan. Yan, yun. So, eto na yung body shop. Pero kung wala kayong body shop, this is the way na ginagawa ko. So, kumuha ka ng lipstick na medyo maitingkad. So, I put it this way. Yan. Tapos, gaganyanin ka na siya. See? So, sa mga photo, para akong nag-blush. Actually, yan. Oh, so nakuha niya na. So, para ka lang, yung... Kasi actually, ito pwede din sa lips. Usually, yung mga ano natin, artista natin, kala mo lang, nagbablast sila na, although magaganda talaga sila, nagbablast, pero ganito lang din sila, naglalagay ng kunwari, nasikata ng araw, nagblast, pero actually, ganyan lang din sila. So, pwede kang gumamit ng lipstick, hindi naman, kailangan may ganito, kailangan may ganun, ay, dapat, alam mo kung ano ang nakakapagpaganda, yun lang sa mga ibang YouTube, yung, abo pa nga ang ginagawang pangkilay eh. Bakit? Eh kung pwede naman. So this is the way na ginagawa ko nga ang aking Kilaiski. Para kasi nga nalagyan ng mga moisturizer. So natabunan. But then ayan, lalagyan mo siya na yan. Brown ako kasi hindi naman ako ganun kaitim. Binabagayan din yan. Pag black, hindi. Para kang bruhay. Ako pa naman, pag may-makeup, nagmumukhang bading. Kaya hindi ako nagme-makeup eh. Hindi ako gumaganda. Mas maganda sa akin, walang makeup. Pag may-makeupan mo ako, mukha akong bading. Alam mo yun. Yan. So, yan lang ako everyday. May moisturizer kasi matakot mainitan. Yan. So, pag nakita mo akong walang ayos, like nung nasa Canada, may nakikita nila ako, wala akong ayos. Ang pangit-pangit ko. Kasi nga, haggard ang mukha. Galing sa night shift. So, wala ka ng
wala ka ng pag-asang umano. Maganda yung bigay sa akong lipstick na Chanel. I really like the ano, the moisture nun. Yan. See? Diba? So, nakita nyo na. Na-share ko na sa inyo ang secret ko, ha? Eto lang. Benefits na primer ng... Dapat binabayadan ako nito ng pores. Pero really, sadyang ang ganda-ganda. Bumili ako, sabi ko sa'yo, bumili ako ng Clico sa Italy. Pagdating dito sa Amerika, nagpagkit-pagkit yung ganito. Parang palyok. Alam mo yung palyok na minomomo na ganun? Ang tawag doon? Yung minomold na palyok. Ganun. And this one is nice. Kaya pala yung mga anak ko, pag magpapa-makeup ka, ayaw nila. Kasi mahal. Mahal to. Itong kaliit na ito ay $50. Kaya tipid-tipid. Pero matipid naman siya. Ganun-ganun lang. Okay. Bye. Eto, minamassage ko dito. Pero wala na magawa eh. Wala na magawa dito sa eye bag na ito eh. Talagang kasama na yata sa pag-iitsura yung eye bag. Okay. Have a good day. God bless.